Alamin naman natin kung may mga nahuling lumalabag sa health protocols ang mga taga-Interagency Council for Traffic o IAC. Ang detalye mula po kay Luisa Erispe, live Rise and Shine, Luisa. Rise and Shine, Dayan. Rise and Shine, Pilipinas. Kahit nga halos araw-araw nang nagsasagawa ng surprise inspection ang Interagency Council for Traffic o IAC, ay marami pa rin mga pasaway na pampasaherong sasakyan ang nahuhuli at natitikitan ngayong umaga sa surprise inspection ng IAC dito sa Commonwealth Avenue. Striktong pagpapatupad sa health protocols. Ito ang pangunahing layunin ng surprise inspection ng IAC ngayong umaga. Karamihan naman sa mga nauhuli, mga bus na nagsasakay ng mga pasaherong walang face shield, mga nag-overloading o siksikan, at meron pang nagpapastanding ng mga pasahero. 1,000 piso ang ipinapataw bawat paglabag sa health protocols. Samantala, Dayan, ngayong umaga, hindi lang naman mga lumalabag sa health protocols ang hinuhuli ng IAC, pati na ang mga modern jeepneys na bumabiyahe dito sa Commonwealth Avenue. Dapat kasi ay mga pampasaherong bus lang ang makikitang bumabiyahe dito. Pero kahapon sa inspeksyon ng IAC ay may 8 nahuli na mga modern jeepneys na bumabiyahe dito sa Commonwealth Avenue. Kaya ngayong umaga ay mahigpit nilang huhulihin ang mga modern jeepneys at diretso itong i-impound kapag ka nahuling bumabiyahe dito sa Commonwealth Avenue. Kasama din naman sa operasyon ngayong umaga ang PNP Highway Patrol Group, Philippine Coast Guard at ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Samantala, Dayan, makakasama naman natin ngayon si Colonel Rosendo Borja, ang team leader ng Special Operations Team ng IAC ngayong umaga. Good morning po, Colonel. Dito po tayo. Opo, kamusta po yung operation po natin ngayon? Marami po pang lumalabag sa health protocols po na nahuli po natin. Sa ngayon, medyo kukunti pa lang naman yung natitikitan natin. So, ibig sabihin na medyo natuto na yung mga ibang mga bus drivers at saka conductors. Pero yung ibang mga private vehicle din, meron din tayong nasisita ngayon. So, hopefully, tuloy-tuloy itong operation namin na ito, talagang matututo na yung mga commuter natin. Sir, kanina meron po tayong nakausap na konduktor na nagre-reklamo siya na sana daw yung pasahero na lang ang bigyan natin o patawan ng parusa, dahil yung konduktor, kapag nauhuli sila, natitikitan, usually ang dahilan ay dahil walang face shield ang pasahero. Sino po ba dapat talaga ang mag-cargo kapag ka ang pasahero ay wala pong face shield? Noong una pa man, bago nagkaroon tayo ng nagtuloy na itong mga nagpasada na sila, bago sila nagpasada lahat, nandun na yung batas na sila ang obligadong matitikitan dahil sila yung magsabi sa mga pasaheros. So, hindi niya pwedeng ipasa sa pasaheros yung obligasyon niya dahil ang usapan ay driver sa saka conductor, dapat sitayin nila lahat yung mga pasaheros nila na sasakay. Kumbaga yung sa 7 commandments, nandun na lahat naman na yung mga dapat nilang ipatupad doon sa loob ng bus. So, ibig sabihin, sir, dapat pagsakay pa lang ng pasahero, chinecheck na isa-isa. Opo. Kung meron po ba talagang face shield ng mga pasahero. Opo. Sir, ngayon, nanguhuli din po tayo ng mga modern jeepneys, ano? Yung mga modern jeepneys na bumabiyahe po dito sa Commonwealth Avenue. Yung mga modern jeepneys, sir, opo, na bumabiyahe po sa Commonwealth Avenue. Bakit po natin sila hinuhuli, basically? Basically, according to LTFRB, hindi na special permit ang dapat nilang dala, kundi yung QR code. So, yung mga LTFRB, sila yung nanunutok yan sa mga modern jeep na yan. Lastly, sir, yung mga pasahero po natin, tsaka yung mga konduktor, ano po yung nais nating ibigay na mensahe para po hindi po sila maging pasaway, wala na pong ganitong mga nagpapasaway sa health protocols. Ano po yung paalala po natin sa mga pasahero, pati na rin po sa mga pampasaherong bus po na bumabiyahe? Ang paalala lang po namin sa lahat ng mga mananakay at sa mga pasahero, drivers at conductors, sana tumupad tayo, sumunod tayo sa health protocol, dahil halos mag-isang taon na tayo dito. Alam naman natin lahat yan na huwag na tayong maging pasaway.
Yun po, maraming salamat po, Colonel Rosendo Borja, ang team leader ng Special Operations Team po ng IAC. Ayan, paalala nga sa ating mga pasahero, hindi pwedeng sumakay ng walang face shield para nga wala nang mahuli o lumabag sa health protocols. So, yan na muna pinakahuling balita mula ito sa Commonwealth Avenue. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat sa iyo, Luis Erispe.